Hard nga, hard question nga. Oh, kala mo si Tito Boy kaharap eh, no? Ang daming nawala, ang daming breakups. Ano nangyari sa inyo ni ganito-ganyan? Life. Kasi yun naman talaga. Ayaw ko na silang maka-work, no? I have my reasons. Bago po ako nakabalik sa channel ko na to. Sabi ko nga po kanina, naninibago ako. Parang hindi ko na kayang dumaldal sa harapan nyo. Pero ngayon, parang comeback episode to. Manggagaling ang mga hard questions sa aking team. At yun po ang aking sasagutin. Sa sobrang dami kong i-update sa inyo, sa sobrang dami ng naipon kong gagawing vlogs, chill na muna tayo ngayon. Kasi ako ang mga hot seat today sa episode na to. So, let's do it! I'm so ready. Tatakbo po talaga akong senador. Ay! Joke lang! Nagpa-plano pala ako, no? Bakit ako natigil mag-vlog? Ang daming nangyari sa life. Ewan ko, ganun pala kapag nagta-transition ka from being a teenager, tapos biglang boogsh, adulthood ka na. Sa umpisa, ang hirap niyang i-balance, ang hirap niyang kapain. Magiging honest na po ako, hindi ko na-balance yun na maayos. Hindi ko nahawakan, hindi ko alam kung paano yung perfect na pagbalanse sa mga bagay-bagay sa buhay ko. So, I had to focus then on my studies, lalo ngayon first year college, so parang ang hirap na lahat pagsabayan mo, parang kailangan may piliin ka munang isa at kailangan meron ka munang itaguyod na isa bago mo gawin yung ibang bagay sa buhay mo. So yun yung nangyari. But now, ready na ako ulit. I believe yung mga months na yon na wala ako sa YouTube, na hindi niyo ako nakikita, I can confirm para sa sarili ko, it was a preparation sa lahat ng gagawin ko. Especially next month! Oh my gosh! Hanggang next year! Sorry, sisingit ko lang. Kasi sobrang hindi pa rin kami makapaniwala na napasali yung my future sa MMFF. And considering yun yung first movie namin together ni Seth. At first movie rin actually sa buong buhay ko sa big screen sa sinehan. So it's such a big blessing. Para sa amin, hindi siya yung basta lang paglalaruan yung mga mangyayari doon. Masaya ako kasi akala ko dati yung mga araw na pinoproblema ko yung gagawin ko sa life or sa school or sa isang araw, sa isang segundo, sa isang oras. Akala ko yun na yung ending ng buhay ko, pero hindi. Sabi ni Lord, wait ka lang, be. Be! Tropa pala si Lord. Now, I am ready and I am here. At ayan, pinapanood nyo na po ulit yung vlog ko. Sana hanggang sa mga susunod na buwan, taon, or kung ano man ang mangyari sa mga buhay natin, sana magkakasama pa rin tayo. Because I know, hinihintay nyo rin po yung vlogs ko. So thank you so much. Naramdaman ko naman yun na gusto nyo rin ako mag-vlog ulit. Kasi akala ko nung una ayaw nyo na rin eh. Anyway, andal-dal ko na. Next question. Kaharap eh, no? Yes. Ang daming nawala, ang daming breakups. Hindi man romantically, you know, or sa friendship. I think in general, na-gain, marami. Yun pala yung sinasabi nila na kapag may nawala, may mas magandang papalit. At hindi lang siya about pala sa tao or sa mga bagay. Iba siya, ang hirap niyang i-explain, parang kailangan mong maramdaman para maintindihan mo. May mga nawala akong mga tao sa buhay. Pero thankful ako sa mga pinagsamahan namin, sa kung anong mga nangyari sa amin. Kasi sa mga tao na yon,
yung relationship ko sa kanila, eye-opening siya for me. Ang daming realizations, ang daming lessons. So, I wouldn't say na talo ako sa parte na yon. Masakit syempre kasi may mga binuo kang memories with sa mga tao na yon, and then wala, ganun talaga yung buhay. Darating yung panahon na you really have to say goodbye. Pero happy naman ako ngayon kasi mas nakilala ko yung sarili ko and mas nagiging careful ako, mas nagiging observant ako. And I think, ewan ko, parang nagkaroon ako ng magic sa sarili ko na kaya kong magbasa ngayon ng mga tao. Kaya ngayon mas kaya kong protektahan yung sarili ko or somehow i-prevent na hindi ma-hurt or magkamali. But life is life. Walang perpekto, magkakamali at magkakamali tayo. But yun lang para sa akin, parang precautions lang siya. Oh my God! Thank you guys for watching! Hala! Oh my God! Bakit ako kinakabahan? Parang first timer ako sa camera ulit. Ako talaga, I think we can all agree naman na nakita rin naman ata ng lahat na medyo hindi kami ganun ka-close before. Or maybe close kami but may wall sa pagitan namin. Although okay naman kami, we just know deep inside na parang may awkwardness. At sinabi rin naman namin yun before. Dati, masasabi ko mas ano kami eh. Mas magkaibigan when it comes to work. Mas nag-a-agree kami sa isang bagay if it's about work. But now, I would say siguro sa tinagal or sa hinaba nung panahon na magkasama kami, masasabi ko na yung friendship na meron kami ngayon, on a different level naman na siya. Mas nakilala namin yung isa't isa. Ngayon, mas may halaga na sa amin yung friendship namin at hindi lang about sa work na yung mga napag-uusapan namin. I think siguro kasi pag lumalaki ka na, nag-iiba na rin yung mga topics nyo as friends. But kung magbibigay ako ng isang word kung ano si Seth ngayon sa buhay ko, I think it would be, huh, my best friend. Wow! Ano ba yan? Hindi, pero totoo, kinoconsider ko siya as my best friend kasi gusto ko, wala nang papalag. Guys, pasensya na, kinakabahan ako. Wag kayong etos. Manga. Kasi favorite ko ang manga. Favorite ko siya. Akala ko light hot seat pala to. Oh my God, hindi ako mapakali. Woo! Ang hirap. Kasi ako talaga, wala akong babaguhin sa mga nangyari sa akin this year. Dati gusto kong may baguhin. Kasi parang, bakit ba ganito nangyayari? Bakit? Pero ngayon, now that I am here, masasabi ko na kailangan mangyari yung mga yon. Kasi kung hindi ko napagdaanan yung mga yon, hindi ako matututo. And hindi ako makakaharap sa inyo ngayon kung hindi ko napagdaanan yung mga obstacles sa life ko this year. Pero kung meron mang isa talaga, I think it would be magdahan-dahan sa sarili ko. Kasi may pagka-harsh ako sa sarili ko eh. Isa yun sa mga naging struggles ko rin this year kasi mahirap pagkalaban mo sarili mo. Okay, you have your family, you have your friends na tumutulong sa'yo, ready kang damayan sa kung ano man pinagdadaanan mo. Pero mas magmamatter talaga yung nanggagaling sa loob mo. Pwede ka nga tulungan din ng kahit na sino nagmamalasakit sa'yo, pero kung hindi mo rin tutulungan yung sarili mo, parang wala lang din yung ginagawa ng mga tao na nagmamahal sa'yo. So, kailangan mag-start sa'yo at yun ang gusto ko sanang mabago nun. Na sana mas naging careful ako sa sarili ko kasi masyado akong harsh. Like, kung may nababasa kayo or naririnig or nakikita ang mga hate comments about me or kung ano man yan, wala yun sa mga sinasabi ko sa sarili ko. Promise. But yun ang babaguhin ko sa nangyari sa akin this year. Sa sarili kong opinion, hard question nga. Hindi naman talaga
you know, necessary, but like, it would be a big help para makagawa ka ng pang-umpisa mo sa showbiz industry. Pero ako, na nasa love team ngayon, masaya ako sa ginagawa ko, masaya ako with Seth at sa team na meron kami. But to answer that question, I would say, depende sa artista. Ako talaga naniniwala ako na nung nag-start ako, hindi ko naman makita yung sarili ko na kaya ko nang mag-isa eh. And I'm happy sa mga na-partner sa akin noon before, especially with Seth now, because I can say na tinulungan din nila ako to get here kung nasan man ako ngayon. Malaki yung parte nila doon, di ba? Pero sa mundo kasi ngayon na maraming hot topics or sensitive topics when it comes to love teams, you know, sa industriya ng mga artista. Some people still believe na you need a love team, yung iba naman, hindi na kaya mo na yung mag-isa. Pero kung ako talaga ang sasagot niyan, kung ano yung nasa puso mo. Sabihin man ng management or not, kung saan ka masaya at kung saan at peace yung puso't isip mo, then go for that. Ako, opinion ko dyan, as long as nasettle nyo yan privately, huwag nyo nang ilabas. Kung nagsimula sa inyo, tapusin nyo sa inyo. Kumbaga, nagsimula sa loob, tapusin nyo sa loob. Hindi nyo na kailangang ilabas yan. Hindi nyo kailangan idama yung mga tao outside. Kasi nung nag-start yung problema na yan, kayo lang ang involved dyan. And there's no need para, alam mo yun, ipangalandakan sa iba na, oo nga, nagkaroon kami ng problema, bababal, chuchuchu. Or kahit anumang tanong ng ibang tao sa inyo, ano nangyari sa inyo ni ganito, ganyan? Life. Kasi yun naman talaga. Like, lalo sa showbiz industry, hindi naman lahat makakasundo mo eh. Hindi naman lahat friends mo, hindi lahat pamilya ang turing sa'yo. Hindi. Kasi yung reality is, ang tingin sa'yo ng mga yan, kahit okay kayo, competitors nila. And that's okay. Pero syempre, kaya nga merong dapat healthy competition, di ba? Kung maging successful siya, pinaghirapan niya yun, deserve niya yun, dapat matuwa tayo para sa kanila. And then, use it as a motivation na nakarating siya doon, so kaya ko rin. Gagawin ko siyang motivation or inspiration. Hindi para, bakit siya nandyan? Dapat ako. Hindi dapat ganun yung mindset. And yun nga, sana kung ano man yung problema nyo at nasettle nyo yun ng kayo lang dalawa, okay na yun. Tapos na ang usapan. Hindi na para ilabas pa. Nakakasad lang syempre na may mga tao kang tinuring mong kaibigan or kapamilya, pero at the end of the day, kailangan nyo mag-part ng ways. And sana yung breakup nyo na yun, whether romantically or friendship, you know, basta na-settle nyo kayo lang dalawa, then for me, that's okay. Ayaw ko na silang maka-work, no? Pero ayaw ko in a way na hindi namin magampanan na maayos yung mga trabaho namin. Hindi naman ako mag-name drop or whatsoever, but may mga nakatrabaho ako before na hindi na komportableng makatrabaho sila ulit ngayon. Hindi sa ayaw ko lang silang makasama, but I have my reasons. Pero hindi ibig sabihin na I am disrespecting them. Hindi lang ako komportable din na makasama ulit yung mga tao na yon sa trabaho. And gusto ko rin ibigay sa kanila yung peace at yung respeto na meron ako sa kanila. Kasi syempre kung pagsamahin man kami nung mga tao na yon sa isang proyekto, alam kong hindi rin sila komportable. Baka hindi namin magampanan na maayos yung mga gagawin namin. So, baka makadamay kami ng ibang katrabaho or sa prod and staff and kung sino man. Ayaw natin nun. Siyempre, pag nagtrabaho tayo, trabaho and then let's be happy. Yun yung reason ko. And gusto ko ibigay sa kanila yung peace at yung respeto that they deserve. So, yeah. Yes,
kada may gagawin akong project noon, lagi naman ako na-intimidate. Madami sila, alam nila yon. Siguro nung una, sila Miss Mylene. Kasi naging nanay ko siya sa ipaglaban mo, nag-young Jenica Garcia ako noon. Tapos pinapagalitan niya ako. Tapos, syempre pagbata ka, ang tingin mo rin sa nanay mo on screen, parang pinapagalitan ka rin niya in real life. So ikaw, totoo yung takot mo. So kahit off screen na, takot pa rin ako sa kanya. Pero nagka-work kami ulit ni Miss Mai sa Huwag Kang Mangamba. And then doon ko na-realize na, ay, acting lang pala talaga yun. Pero kasi, nung mga panahon na yun, bata pa ako. So iba yung pakiramdam, iba yung pananaw ko sa paligid namin sa set. And ang dami, si Tita Ibiang, sila Tito Noni, Tita Yula, Ate Beauty, si Ate Dimpos. Ang dami, and I think kakatulong yun, yung intimidation na meron ako. Kasi yun yung nagiging motivation ko na, uy, galingan mo, sila yung kasama mo. So, my answer is yes. Bukod sa maging marespeto, based on my observations and experiences, be yourself. Kasi given na yan, maging mabait ka, marespeto ka, yung maging mindful ka sa mga kasama mo, sa lahat ng nangyayari, maging presence of mind mo, dapat nandun ka. Bukod sa mga yon, ang masasabi ko, be yourself. Pag naging totoo ka sa sarili mo at naging totoo ka sa mga tao sa paligid mo, magsa-stand out ka. Pero wag niyong isipin na gusto niyo mag-stand out, ha? Hindi yun yung tamang behavior. Sinasabi ko na maging totoo ka kasi para unique ka. Mahirap din kasi yun para sa sarili mo na nagpe-pretend ka to be someone else, and that's not good sa mental health mo at para rin sa mga tao sa paligid mo. Siyempre, sa showbiz, hindi lang naman yung makakatrabaho mo yung magiging friends mo eh. Marami kang makikilala, sobrang lawak ng mundo ng showbiz. Hindi rin maganda na maging fake ka kasi sa pagiging totoo mo, doon ka rin mamahalin ng mga tao na yun eh. At doon ka rin mamahalin ng mga supporters mo. Kahit ano pang marinig nyo sa before na ikaw at after na ikaw galing sa mga tao sa paligid mo, okay lang, basta nagiging totoo ka sa sarili mo. Like, ako na-realize ko yun ngayon. Kasi dati, talagang sobrang mahihain ako. Hindi talaga ako nagsasalita. Isang tanong, isang sagot. Pag tumatawa rin ako, parang medyo pigil pa kahit malakas na yung bunga nga ako. And now na mas nakilala ko rin yung sarili ko at mas nakikilala ko yung the woman that I am becoming. Woo! Mikay! Mas masasabi ko na dapat kakampi mo rin ang sarili mo when you are being yourself. Kasi mahirap naman na may naririnig ka sa mga tao na ang pangat nga ng ugali niyan, oo nga, ganito siya. Pero alam mo sa sarili mo na hindi ka naman ganun. Pero dahil hindi mo kakampi sa sarili mo, paniniwalaan mo yung ibang tao. So hindi yun maganda. Dapat kakampi mo yung sarili mo at kilala mo yung sarili mo. Kasi wala eh, ikaw lang din magde-defend sa self mo at the end of the day. So you have to embrace all of your imperfections. At kung yung mga magagandang parte rin ng pagkatao mo, embrace mo lang yung lahat. It's okay. It's okay not to be okay. Okay lang na hindi ka perfect kasi wala namang perfect na tao. So yun, just be yourself. Hindi man sa showbiz, you know, kahit sa totoong buhay. Be yourself, girl. Oo naman. Kung hindi na ako mapupuyat at hindi na ako kailangan mamroblema pa sa mga sasabihin ng ibang tao, why not? But I love my life here in showbiz. Hindi man perpekto, pero may kakaibang happiness na binibigay sa akin na nandito ako sa showbiz industry. Nangyari na ba yun sa inyo? Like, may moment na marirealize nyo or mafe-feel nyo na talagang I was made for this. I was made to do this, and I'm gonna keep on doing it. And yun ako sa showbiz industry. Kung gano'ng mang kalaki offer nila, magtatrabaho pa rin ako sa showbiz. Kasi baka maubos ko lang yun in 1 week. So kailangan 1 million in 1 week, di ba? Ako eh. Hindi, pero kasi syempre, baka maisip ko bilhan ko ng bahay yung pinsan ko, yung kamag-anak namin, or yung tao dyan sa labas, di ba? Baka sa sobrang dami ng pera ko, maisip ko maging sobrang matulungin, wala nang matira sa akin. So kailangan ko pa rin magtrabaho. Kailangan puno yung wallet.
namang masama sa na in love ka or in love ka, you know. But yes. Tricking parents ko eh. Woo! Oo naman. Ano ba? I think nasa tamang edad na rin naman ako para maisip yan. Pero, let's see. Oo. Ayoko na mag-explain. Ayoko may masabing masama. Period. Hindi, totoo. Thank you talaga. Kasi parang, ako sa sarili ko ha, sino ba ako para pag-aksayahan nyo ng panahon? Para mag-tweet-tweet kayo, gumawa kayo ng videos, mag-comment kayo na ang pangat na mukha niya, Tensin, ang pangat na ugali niya, ang laki ng buha, ang laki ng mukha niya. Thank you! Napansin niyo yun? Sobrang observant yun naman sa akin. But seriously, thank you. Kasi the more na naririnig ko yan from you guys, nare-realize ko na, siguro nga, nakikilala na talaga ako ng ibang tao. Kasi kung hindi naman ako nakikilala, di niyo naman ang papansinin eh. Sino ba ako para i-bash nyo? So, thank you for all of the hate comments. Go on. Go on! Keep up coming! Okay lang. That's it, everyone. Thank you so much sa panonood muli sa aking vlog. Gusto ko rin magpasalamat sa UM Kitchen Studio kasi nandito po tayo ngayon. Pinayagan nyo na tayo mag-vlog dito. Kaya po maganda ang setup natin. Thank you so much. I'll see you guys in the next videos kasi marami akong gagawin. Pwede akong maghugas ng pinggan. Pwede rin ako magluto kung okay lang sa inyo kasi kayo susundin ko. Kung okay lang naman, so comment down below. Pwede rin akong maging bombero kung yun yung ikasasaya ng mga buhay nyo. Lahat po ng gusto nyo ipagawa sa akin, gagawin po natin yan. Pwede rin po nalabahan ko mga damit nyo, okay lang po. But, yun guys, I'll see you in the next videos. XOXO, Francine! Mwah!